Yun mga karaps, wala pa rin oras magluto kaya bilibili na muna tayo. Gayahin natin to si ate, panoorin na rin natin siya. Actually craving nga ako sa chicharong bulaklak eh. Nakikita ko yung piniprito, pero chicken yan. Canto fried chicken kung tawagin natin. Halatang halata naman, di ba? Kitang kita sa itsura kung gaano siya kalutong. So tingnan natin kung ano gagawin ni Idol Ate Deb M. So yon, nilagay niya sa isang ano. Yan, ang ganda, classic na para pang probinsya yung lalagyan. At ayan na naman ang imbudo. Okay na, sanay na tayo sa imbudo ni ate. At anong gagawin niya sa chicken? Nilagay sa imbudo. Tapos, okay, bumili ng mga parang pasta. So pwede yatang prituhin niyan. Yan yung medyo lumalaki. Nakakita na ako dito niyan. Pwede rin siyang pakuluan para maging ano, pasta style siya. So iba-ibang itsura. Siguro iba-ibang flavor din yan. At tingnan natin ang kasunod niyang gagawin. Pagkatapos niya iplato yan, pinlastic niya. Okay? Pagkatapos, ma, pagkatapos iplastic, pinlato, tapos nilagay sa imbudo, tapos pinlastic ulit. So medyo naguluhan tayo doon, pero okay lang kasi idol naman natin si ate. At yan, gravy siguro yon, sarsa, sauce, ika nga eh, sauce, or sauce. Yan, sauce din, kulay color red na sauce, nakagutom ang itsura. Tapos bumili ng balls at pinlastic. Ano yan? Tokwa yata yun ha. At ayun yung imbudo. Hindi talaga pawala yung imbudo eh. Yun na nagpapabuo sa araw ko. Diba? Diyan tayo magaling sa imbudo. Tapos yun, ilang pieces yun? 4 pieces chicken nilagay sa isang plastic tray. Hinimay-himay at nilagay sa plato. Okay, so hinimay niya lahat. Yun. Tapos yung buto may natirang konti. Ano kaya gagawin niya? Okay. Tapos, aba, ba't di pa niya diniretso sa isang tupperware o plastic container? Bakit pa niya pinlato? Anyways, walang pasagan ng trip. Tuloy-tuloy lang tayong manood. Tapos yan, sinegregate niya yung mga pasta. Inayos niya na magkakasama yung pare-parehas. Ika nga, pagsamasamahin ang pare-pareho. Yun o, alam niyo yun, diba? Batang 90s, mga Gen Z dyan. Mabuhay din po kayo. Tapos yan, sa isang wok, naglagay ng mantika at nagbiyak ng dalawang itlog na double yolk at hinalo-halo para maging parang scrambled egg siya. Ayan, parang ganyan. Tapos, naglagay siya ng sauce, yung parang gravy nilagay niya. Mamukhang masarap na masarap tong niluluto ni ating idol. At hinalo-halo at nilagyan ng yelo. Okay, no comment tayo dyan. Basta idol natin yan. Yan ang pinangsabaw niya, yelo. Siguro guys, gusto niya slow cook. At nilagay niya yung ibang parang pasta. Ayan. Tapos sinalo-halo para syempre mamix. At hiniwa-hiwa niya yung ano yan. Parang tokwa na parang kikiam eh, no? Na parang sausage naman to. Balls. Anyways yan. Tokwa tsaka balls siguro yun. So, kikiam is parang balls din naman. Tapos nilagay niya yung buto ng manok. Kung nga naman may lasa yun eh. At may dinagdag pa siyang balls. At yun ang parang masarap na sarsa. Yung color red na yun. Yung parang orange. Mukhang maanghang. Ayan, pinapakita na nga niya. Okay na yung lapot. At yun, pinlato na. Taka lang, asan yung chicken? At nilagyan pa ng mentos. Tapos, hindi ko alam kung ano yun eh. Tapos, ayun yung chicken. Ulam pala niya yung chicken. Ba? Mukhang espesyal na naman ang hapunan nila Ate Debem. O yan, o paano? Kain na rin tayo ah. Okay, rapsa. Apir. Babu.